Asawa inakala
Ati Bobos, sa langgawan sa Diyos. Doon na nga napagmasdan ang lagay nila atasan. Ano pang nagsinisidlan, nagtakot at kaiyan, pangambang diyano namang sa malaking agad silang nagsikuha iyong dahon sa higera. Pinakpan ka pagkaraka ang mga katawan nila, iyan walang makapara. Malaking kagalipan ng Diyos na pong mahal, na naod na di naliban at sa kapinag-usapan ang ama nating si Adan. Sa katakutan na iya ni Adan sa pagkalisya, siya ay nagtagong pusa, di maisigay ang mukha sa Panginoong dakila. Kanina ninyong talaga ang aking bawal na bunga. Nang kay Adan ay masabi, ay sumagot ng gayari, Diyos po aniya kasi, bulat po ang destiny. Delik mihi, delik no ikaw hindi. Ay tong babaeng bigay mo, nakasamahin ko rito, sa akin siyang tumukso, at nagpakain totoo, bungang ipinagbawal mo. Si Eva nang ganitong parirala ay babae, bakit baga tikis kang magpalamara, sino ay akong dalaga? Sagot ni Eva kwika, itong as na kuhila, sa aki siyang nagadya, bumibot na wika-wika. Sinong pa ng kapaguan ang Diyos sa itong bulan ay aniya tampalasa. Magtatanim na parati sa sukling niya at iwi, sisipot siyang aapi sa kalupitan mong dati. Ito ang siyang sampah ako sa
iyo nilong demonyo. Isang babaeng tao, balang araw pa rin ito, yuyura sa iyong ulo. Malakay anak kay Eva.
pumanaw at umalis doon sa lupang malikim. At kung kanila makita doon at maalaala ang una nilang ginawa, kapis kung ba'y sabihin pa na kanilang kaluluwa ang nagawang kamalian. Laking katampalasan dahil doon sa pagsuway kanilang kasiyahan bilang isang gabi-araw. Kumapal na
na napakasing. Bye.
Lima Trinidad. Sa mga nakakoto at araw ay mahusto na panganganap na ito agad dinala sa templo si Maria Masaklolo. Yeah.
saksiya nagui ka kapakanaka sa padring nagaanyaya ganito ang parirala. Gawang iya'y di ko nasa at malayo sa gunita ang kalinis ang mistula siya kong binaabata. Birhen buhing na musa. Thank you.
lupang mabait. Siyang aniyang hihira, pinili sa maramihan na doon sa simbahan. Ilang ang uapuhan na patriyat na para sa aming mga kaligtasan. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan umapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para na rin sa langit. Bigyan mo kami ang aming takan sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para magtawag lang, isa na kasayang kami tayo sa Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Sabot kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala mo naman ang iyanak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami sa kasalanan ngayon at ang kami mga katayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, na parang sa una, ngayon, at pakailanman lang masamang. Ang unang sulat Asunsyon, ikalaw ay Resurreksyon, iyang ikatlo'y Adorasyon, ikaapat Lamentasyon, aral sa mahal na Pasyon, Kristiyano ang katampan. Nang sino mang mag-asawa, kung mahusay na magsama ang bawat mahal na kasya, dilalayo sa kanila. Ngunit ang palaaway, makagtalo gabitaraw, pulong kinapupo. Paparang grasiyang kamahal-mahalan. Dapat nga di magsuluran ang mag-asawa sinuman, si Josep siyang tularan, at si Mariang Bintiman magkakaling asaba. Tao, ang asal mo'y magbabago ng kanta mo at mata mo ang tuwa sa paraiso. At ngayon ay matutuwanan awiin ang magdandusa, magkakatawang tao na ang kalawang welfare. Mulang lalangin ang mundo, siyang aning pagparito niyong sasakop sa tao. Nang hindi mamumulita ng madlang tao sa lupa, tanang lubos na biyaya, ganap na magkakalinga ng Diyos sa rindaki. Ito ay ang huli na bukod na walang anito. Bagamat umilala,
ng magdalang salamat. Marami sa kanila. Ano pa't santa tinakpan na hubungo na mahalay sa langit di maulatan. Dito na nga pinagmasdan, sila ay kinaawa. Kung ang ipinag
kala. Kaya huwag kang malimdim at di niya sisirain, lalo ng paririkin at malubos ang tingin niya iyong pagkabirin ng iyong paniwalaan. Yaring lahat kong tinuran si Isabel na iyong pinsan. Ngayon kahit matanda mabutis na alin na buwan, kahit baog man ang sabi si Isabel na iyong kasi sa kaibigang sarili ng Diyos sa buong orbe walang hindi mangyayari. Ay ano nang maunawa na birheng kahanga-hanga na di siya masisira, sumagot na alipala ito ang siyang minika. Narito mahal na angel ang kong tunay na alipin ng Diyos na po natin papangyarihan sa pilahan na pinakasbilin. Ito ay mabigana na miring Santa Maria, katuwa ay sabihin pa na magkalae bada pumalaw kapag karaka malaw na kapagpuan Espiritong Santong Mahal ang luha ng buong tunay sa tiyan ng Birheng malaw siyang ginawang katawa. Hana, isang buning kaluluwa inilakap kapag daka sa katawang mahalaga niyong sasakop sa sala. Siya ng pagiging tao na buning litino merbo at nanaog na sa mundo, ipinagiging totoo ni Mariang Masaklolo. Nanaog ng pinaliban parang korong ang hendikan, sinasamba't pinagawitan itong kamahal-mahal at Diyos na taong ang parot siya dumalaw sa kaniyang buong pinsang buntis na alin na buwan. Lumakad kapag karaka ang buong Birhen Maria, si San Jose ang kasama at ang kaniyang kinuntagabuntukan ng Judea. Ang nalaon ang paglakad nilang iyaon, marating nila't nasumpong at sa iyong bayan ang Ebro na kanilang nilalayon. Ay ano ngay na makita ni Isabel si Maria, katuwa ay sabihin pa na kaniyang kaluluwa nagkayakap kapag daga. Gayun din ang katuwad ng sanggol na nasa tiyan ni Isabel na tiktiman doon
Kristo ang pinagbadya. Kaniya ay mapalad ka sa tanong babaeng iba. Mapalad na totoo ang tumanda sa tiyan mo. Jesus, hari lang sa mundo, sa sakop sa madlang tao na sa Diyos ay naglino. Tumakot din si Maria sa bati ng pinsaniya. Anong pagpalain ka ng Diyos na buong ama sa punang mahal mong bunga. Maipagsulit ng inang biring marikit do hindi na umalis hanggang sa hindi sumapit dalawang buwang mahigit. Doon ay ang kawalamang nitong dalawang magpinsan na usap ng inyong bagay at manalangin mataman sa Diyos na buong mahal. O manaw na at umalis ang mag-asawang sinibig, ano'y nang sila'y sumapit doon sa bayang Nazaret ang pagod imumunti. Ang maging ilang buwan na ang pabuntisan ni Maria, napansin kapag garaka at agad nakilala ng sinta niyang asawa. Nakakita si San Jose lagay ng esposong ibig, halos mawala't mapunit ang puso niya at titip sa laking lumbay at sakit. Matay maliyang isipin ang kabuntisan ng Birhen, ano pa't mag-alimbalin, walang matutuhang gawin sa loob niyang panin. Ang kaniyang naisipan sa ang buwang kagalitan, umalis siya at nanaw at himalyang ay iniwan doon sa kanilang bahay. Sa malaking pagbabago loob niya't alaala na handa at aalis na may agad na pakita isang anghel na maganda. Ang anghel na nabutihin, Joseph, suwag kang manindim kay Maria ang iyong gilim. Ay, higit pa sa salabi ng kaniyang pagkabili. Na iyong nakamasdan, hindi tao ang may lalang, Diyos ang may kalooban ng sanggol na nasa tiyan. At yaw ay kapag lumabas siyang tunay na Mesiyas. Jesus siyang itatawag, siyang sasakop sa lahat ng kayadang mga anak. Ang makanto ni San Jose, itong misteryo ng langit, tubiwasan na ang dibdib, nanaw ang lumbay at hapis, tuwa ang siyang bumi. Pag na kayang mag-asawa niya si Joseph at si Maria, na nalangin at sumama, tumawag at napakalala sa Diyos na buong ama. Itong panibugong lihim, iho
Joseph sa inang Birhen. Siya ang tularan natin, bagaman hindi malining ng taong sino man halin. At sapagkat karampatan at ugaling katuwiran ang namamalialalan. Itong kasih, gayong asa nagbahawi, ang taong maparamali, kami ka ay walang kuri sa katawan ng sarili. Ang maging suyam na buwan, kay Mariang kabuntisan, ibig nga ni'ng sumilang. Gaong Mesiyas na mahal ang mundo'y liliwanagan. Malamaling na isipan ng aring Tibeto Cesar, magpabandok kapakuan sa tanang nasasako pagkupisya sa mga bayan. Sa bando'y napapalaman ang tao sino't alin man, umuwing huwag maliban sa kanilang bayan at pagbubuwising tunay. At ito iyong tawag ni San Jose ay gumaya, kasama ang biriliyag, agad na silang lumakad at sa tingin ay tumamba. Nang manuloy at tumawag, wala isa mang tumanggapin, dugmalo ka mag-ala. Kahit mahirap kong tingnan, saga siya ay sakdal yaman. Kaluluwa at katawan, tanto pinamamahayan ng Diyos sa kalagitan. Taong mababa, yaw'y tikis na ginawa, nang may kulang halimbawa, ang tao nga magkalupa. Nang walang ang matuluyan, walang maawang sinuman, sa kanilang kagayan. Sa isang yungiba kweba, sino nga ng mga baka at mga hayop na iba doon nga pumasok sila? Dito sa kuwebang nakuran, nasok silang nagtuluyan, sapagkat siya'y hinirang nang Diyos sa kalangitan, sa Birhen panganganakan. Nang ating gabing malalim, ni yung araw na tinuring, ay dumawal nga ning tambing, si Jesus na puo natin kay Maria tiyang Birhen. Sumilang na kapagdaka, yaong araw ng mustisya,
at iniwanagan niya. Madilim na kaluluwa na lumok na sasalan. Ang yao'y lumiwanag sa pagsilang na Mesiyas. Dikit na walang patulad, ligayang ganap na ganap bagong umaling uya. Iluha agad inalong ng ilang inang marunong. Yaong malikit na sanggol at binalang niya tuloy tuwa at walang kaukol. Mamagkano na buong langit isperyo ang hiles malang dito puri sa Ester Nobel for Gloria in Excelsis Deo. Kung baga sa makatuwid itong kanilang inawi puri na walang pati. Ang Diyos haring malikit sa kataasan ng langit. Do'y may nagsisitangan mga pastores na ilan na di malayo sa bayan. Nagtatanod, nagbabantay, hayop nila at numiligaw. Na paroon kapag daka isang angel na maganda at paayag ay sila nang matanto at makita ng atakot at nangangba. Ah, itong angel ng Diyos, huwag kayong mga takot. Bakos matuwa't malugod, dumating na ang tatakot sa salanan ng sinukot. Dumating na at lumabas sa beling ipinanganak ang hintay ninyong Mesiyas. Kayo tayo ay ang dapat magsidalaw kayo agad. Matanto nila ito nagsang-usapang totoo. Anilay tayo'y tumungo, lalawin natin ang inyo berdong sasakop sa tao. Nagsilakad kapag buwan at ang dilip pinaronan. Nakita nila't namasdan yaong Mesiyas na mahal na nihilig sa sabsaban. Ang ibig sa masilit ng ibang mga pastores halos ang matay tumagis nang tuwang hindi maisip na kanilang puso titig. Nagsihalik sa paha niyong sanggol na maganda, yao'y tandang pagkilala. Sa totoong narinila Diyos na mulang ginhawa. Nang mangyaring maluhuran, nalis na sila at nanaw. Balang tao'y matupungan, kanilang pinagsabihan ninyong himalang natingnan. Kay Moises na kautosan, utos sa kaugalian. Kumahos to'y walong araw, bilang sa kapanganakan ang anak ay bibinyagan. Ano ngay lang magana ang walong araw na singkat ng pagsipot ng Mesiyas. Pininyagan siya agad, Jesus siyang itinawag. Ito ang unang pagtulog niyong marinaw na dugo ng Mesiyas na umako.
totoo na ang panganganak sa berbo. Siyang pagdalaw narito nitong tatlong aling mago. Ang bigat sabi sa sulat na ang isang propetang hayag. Kung dumating ang Mesiyas, sa silang ay sisikat isang astro maliwanag. Hindi man alam ni yung tatlong halimahan ang sa gabi at araw ng ostomi niyang antano nakita nilang pagsila. Hindi yung gabi ipanganap ang poong haring Mesiyas. Siyang ang pagkamalas niyong tatlong mapapalat sa bituing bagong sikas. Sila'y nanganila niyong himalang nakita. Nagsigaya kapag daka nagsidalawa ang tika kay Yesus na poong ama. Siyang tatlong haring mahal ang tunay nilang pangalan Melchor, Gaspar at Baltasar. Malayong diano lamang ang kanilang kaharian. Malayang Maganila, Persia, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Sila di nagkaalam na kanilang paglalakbay at kaya nagbabi lamang na magtago na sa rahanggay sa talang sinundan. Di mamakano na hayop na dromedaryo, siyang sinakyang totoo ngayong tatlong haring mago sa paglalakbay na ito. Sa kanilang paglalakad sa parang at magaguba sa bundok na matataas, pumapatugot sa hayag niyang bituin masigas. Ang Jerusalem na bayan ay nawala kapakuan. Ang bituin sinusunod at patlugot nila sa rat. Pagdilim ang kabundukan at ang haligaw sa rat. Ang tatlong haring mangal bayan ng napatutuhan kay Herodes na sumabog. Nang sila'y maapalapit sa kaharian ni Herodes, nakita nila't nasapit ang kabulusang matuwid na daan tungong Nazaret. Nang sila'y mapalapit na nagsabutos ng palaga ang tatlong haring masigla na si Herodes na bagadaan ng ating pagsaga. Ng haring Baltasar o at siyang katuwiran parang pagbibigay galang kung sasama o diliban at ng ating maalaman. Ano ay nang malapit na sa bagay papasok na tuma at nagsugong muna ang pinakaim bata kung mayaring tumuloy na. Kay Herodes na sagot sa mga haring nagutos, magpatuloy sila'y masok nang matantunat mata
mahal na Mesiyas. Amin sa matanto ito ni Herodes Arimlilo, pinapanig sa palasyo ang mahal na haring tatlo at tinanong ng ganito. Kaya ay pasalan ang mga haring marangal, ibig ko nga malaman at sa aking galikuran ang iyong sadya at pakal. Sagot naman ang tatlo, kaya kami na pa rito, magsisamba ang totoo sa inaanak na bago ng aring tunay na Hudyo. Ang mahal na talabaga, tandang ipinanganak na sa aming bayay nakita, kaya aring gulot na sana kung saan naroon siya. Ang yaoy ng mabati ng aring lilang Herodes, puso't loob ay natulik, agad sumukal ang bibig dahil sa wikang narinig. Agad na ipinatawag ang mga doktos at pantas at kaniyang siniyasa kung saan ipinanganak ang pariritong Mesiyas. Sagot sa kaniya ng tanang mga bihasa, sa bilim po't walang iba, tanda ng mga propeta sapagkat libo ni Huda. Na matalas ka sa nilo ang mga sagot na ito, nang usap ng maring bago, manila ang iyo, ang muling maibig inyo. Ang inyong hinahanap, sa bilay ipinanganak, siyang tunay na pahayag, na propetang si Mesiyas doon kayo magsitamba. Masundan ako'y ating babalikan, ako'y paruroon naman sa sambahin, igagalang Mesiyas na babulita. Naman ay dadalaw paruroon maglalakbay sa kung aking mga kawan, paniyaya akan sa pagkataring marangal. Sa pahalang nagtinaong yaong mga haring magos, buhay di matapos tapos, muli na namang sumipot ang talagong mapatlugos. Sila nga ay dumating doon sa portal na balen, ang sinisundang bituin kapag karakay tumigil, lalong dumikit ang mingin. Nagsiilis at nanaong sa kaniyang kamayo, sa portal ay nagsipasok, doon nila napanood haring supremo nitong buong universo. Lumuhod sumamba rito ay inakang totoo niyong mga haring mago. At ilang lugar pagdaka, dito ensenso at mira, ang sentro nila karo ganito yung walay na
bunyeng aring batasan. At sa pagkataling tunay, may hari at nagtataga na ginto at sang pinakpan. Maaaring naman ay sisyenso ng aring nagpasabego pagkat Diyos na totoo. Tunay siya sa sakop at kakalaran sa sang sino ko bang sala. Mataga ang iyong araw, yaong ang iyong pagdalaw. Kay Jesus maring marangal, agad silang nagbalang sa pagkasawang tiba. Maaalis na't papala sabihan ng isang anghel na mahal. At ang anghel sa kandila, kung kayo ay uwi na, at alis na talaga, ay huwag ng pakita sa utak na palamaran. Ito at balawis, ang palasan si halos mapunit sa laki na pagkagalit kayong ay bibigyang sakin ang ito'y ang ipahayag ang anghel na walang sukat sa lagi na palitas ang mga aking mapalad agad naman at sila pa halinang una na sinuman di papasok sa simbahan hanggang hindi mahanapan niya ang apat na pong araw. At kung babae ang hanap hinting unang maghanap tatlong pong araw na singkat ito ang pilit sa atas ni Moises na ang magaling at mahusto ang mga araw na ito. Siyang paggalaw sa templo mag-aalay na toro ang isang malang kordero. Kung duka at walang yaman walang korderong ialay sukat ang tortola lamang. O piston kayang inakay ang sa templo'y ibibigay. Dapat na kong araw na ang mga anak ni Maria sumunod at tumalima. Mga ugali ng una ang malalay pinalot na lang ninyo iyong biring masaklolo. Aniya ay sa templo sa Diyos sa bangkoto hari ng sang universo. Sumakat na kapagdaka isa o noset ang kasama dalawang pinso ng dala. Nang dumating naman sila sa simbahay na tuloy na. Nang napasok na sa templo si Maria masaklolo, agad kinulang na rito si Senyor muling ang tao ng Mesiyas na totoo. Ano lamang ang kantan, matay agad isinilang.
nilay. Dagat ng misericordia, ang buhay ko'y aanhin ko pa. Yamang akin ang nakita itong sasakop sa salalim. Kahit titingnan ko, lalong malikit sa mundo. Kung hindi nga ang anak mo na aking kinalungi ka, tinialay sa iyo. At yamang iyong nilog, kung kaya siya nanao na ang kanan ay masako, dugo niya'y mabubuhos ang sala ng sagsino ko. Nang matapos ang oras yon, nang banal na sisisin yon, iniyahot ng sanggol sa diringin ang marunong sa kanagmika ng dayo. Aliya ay malaki man ang dalamong katuwaan, ngunit lalong patubayan ang iyong kasasapitan kung dumating na ang araw. Sa pagsakop ka, alara, ay naku niya ang sala. Pawa mo rin makikita ang kararat ng lahat na ni Jesus na iyong bunga. Nang matanto at malingin ng inang mahal na Birhen, ang puso'y agad ng langing lumuhod at nangilangin ang Diyos ang iyong giliw. Yes, na poon aniya, Panginoon ko at Ama, ang bahala ko ikaw na dito sa bigay mong bunga na anak kong sinisindya. Ang loob mong totoo, kaya siya naging tao, ngayon binibigay ko, inaalay sa iyo itong bugtong na anak ko. Ang bahala na may ikaw sa kanilang pagkabuhay, sundin balang kalooban, o kiwala sa pasuwaya, mga anak ko rin tunay. Itang ipong pagkatapos ng biringina ng Diyos, inuhat agad binalot at dinalang di mo po sa kanang niya si Jesus. Ang una ang kautusan, kung pag-anak na panganay, ibibigay sa simbahan, o tubusin kaya naman ang ama niya at magulang. Kaya ito'y ugali raw, ay alaalang matibay, nang ubusin ipapatay, talang anak na panganay ng taga-Ehiptong bayan. At kung hindi ginalito na Diyos aring lilo, hindi sana sa Ehipto nakaalis na tuto Israelitas na tao. O galing ito'y sinunod ng birhengin ang Timomos at ng biyakong Jesus. Magalak siya't manawag ang kabilihan sa utos. O ito'y makaraan, inaksiwi na ang pagkuhan, ang mag-asawang tintiman sa Nazaret nilang bayan sa dating tinatahanan. At mula niyong pagtalaw sa templo'y ang ginagmahal, malaki ang kaguluhan, iyong taong maramihan sa Jerusalem na bayan. Ang dahil ay pagkarinig ng balita ng pastores at lalo ng naligali, nang dumating at sumapit ang tatlong aling mabait.
Bakat ibig papugutan ni iyong haring tampalasan ang sanggol sa bagong silang? Makalastas na ito ni Joseph Dakilang Santo. Kumuha ng isang asno at isinakay narito ang piling sampu namin. At di na nakabubuksan gabing yaong nagsipanaw, dilim na di ano lamang, ngunit ang totoong ilaw ang kasama nilang tunay.